Kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asinero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat na mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asinero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Kami na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tinamukha ko yung si Percy kako. Magaling talaga. Pero talagang mukha kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Kinigiba, basta't mali, kinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Percy Lapid Fire. Percy Lapid Fire. Percy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number one sa balita, basta tabloid Hataw. Percy Lapid, bumabanat!
Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntun ng Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang paksa na ating po pag-uusapan ngayong gabi. At tayo po ay sabayang napapanood sa ating pong live streaming sa FB. Sa gawing kanan po niyan, meron tayong chatroom. Maaari pong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong linya. Maaari po kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Wala na po, ha? Wala nang nagtitinda ng baboy. At dahil po dyan mga kaibigan, itong palasyo ay nanawagan daw sa mga traders, ha, na patuloy na magbenta ng baboy dahil sa sinisikap daw ng pamahalaan na ika nga po ay magkaroon tayo ng sapat na supply. Yan ang sinasabi natin eh. Mahirap po talaga ang isang administrasyon na walang programa. Eh, alam naman ninyong pagkain yan. Sa bagay, bahala kayo. Pagka nagutom ang tao. Kasi ho, hindi lang naman yung mga kakain ng baboy ang maapektuhan dyan. Yung mga magtitinda, hindi ho ba, ng pagkain. Siyempre, marami pong magugutom, di ba? Dahil hindi sila makakabili, ha? Bukod sa mga nagtitinda sa palengke. Marami ang mababawasan ng kita at posibleng maraming magutom. Di lang yan, pati yung mga lahat ng pangunahing bilihin, mga kaibigan, no? Eh sunod-sunod na po yan. Kumbaga, chain reaction po yan. Ang tawag ng iba eh, domino effect. Sabi naman ni Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan, bakit itong mga ayaw sa kanya? Eh patuloy na nag-e-speculate tungkol sa kanyang plano sa 2022. Sila ang pinanggagalingan, di ho ba? Yung mga ayaw kay Vice President Lenny Robredo, sino pa ba yun ditong administrasyon ngayon, di ba? At yung mga kaalyado nila, yung mga bugok na tatakbo. Wala na eh, mga adobe na talaga mga pagmumukha rito eh. O itong mga ito, ipagpapagawa ng monumento, baka maubos ang simento, ha, sa merkado. Sa sobrang kapal ng mga muka. At hinihiling po ng Amnesty International, mga kaibigan,
sa United Kingdom na umaksyon na laban po sa paglabag sa karapatang pantao dito po sa Pilipinas kasama na ilang mga bansa. Ito sinasabi natin, no? Saan tayo uuwi? Diyan po sa kwan na yan, pagtaas ng mga bilihin na walang magawa ang gobyerno. Eh ano raw, more import, ha? Kailangan daw mag-import, ha? Laban dito sa pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Talaga mga gago, no? Pag ito mga economic managers, talagang babagsak ang isang gobyerno kahit sa ang panig ng mundo mo ilagay itong mga ito. Si Kaper si Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Ba, merong balita na sinasabi nitong tutangkarihan. Tutangkarihan ni di Presidente Digong nyo na pag hindi raw po nalutas ang problema sa COVID-19, baka wala raw eleksyon sa 2022. Nagpapalutang na. Talaga namang expected na yan sa isa sa mga hakbang na dapat maging aware ang publiko. Yan yung sinasabi natin, marami silang plano. Pero kailangan kalmado ang taong bayan, pinagtatawanan na lang lahat dapat yan. Nakita ninyo sa kwan ngayon, sa Myanmar, naglabasa na ang mga tao. Yan ay sa kabila ng ika nga po, kudeta. Dito raw eh, pagka hindi nalutas itong COVID-19 sa Pilipinas, sabi ng tutangkarihan ni Presidente Digong nyo, baka raw hindi matuloy ang eleksyon. Eh mas lalong dapat mag-eleksyon, mga kaibigan, di ho ba kung hindi malulutas ang anong tawag dito? Yung pandemya, di ba? Bakit ho dapat na mas dapat matuloy? Yan ang tanong. Bakit mas dapat matuloy ang eleksyon, ha? Kabaliktaran sa sinasabi ng tutangkarihan ni Presidente Digong nyo, ha? Yung kanyang ika nga number one sip-sip. Ba't di nyo gawing general yan? General Malabanan, ha? Taga-sip-sip ng dumi ng tao, mga kaibigan, sa mga Poso Negro. Akalain ninyo, ginamit yung COVID. Talaga namang ginagamit nila yan. Ginagahasa nila yan eh. Yan pandemic, mga kaibigan, para maigiit ang lahat ng gusto nila. O, nakita ninyo, hindi tayo nagkamali. Hindi pa natutuyo yung laway natin nung Biyernes nung sabihin natin yung mga plano na dapat paghandaan ng publiko. Sapagkat mas dapat tayong magkaroon ng eleksyon kaysa hindi. Kung ang pag-uusapan natin ay kapalpakan, ho, mga kaibigan, sa ano ho, pandemya, laban sa pandemya, sinabi na nga ng mga pag-aaral yan eh, sa buong mundo eh, pinag-aralan eh, lahat ng bansa eh, kung paano sila tumutugon sa pandemya. Pang ilan tayo? Kulelat, mga kaibigan. Tayo yung pinaka masahol. Ha? Masahol po ang pagtugon ng Pilipinas sa COVID-19. Gayong mantakin ninyo, base na rin sa sinasabi ng mga pag-aaral na tayo ang merong pinakamahabang lockdown, ha? Mga kaibigan, at merong napakaraming kwanho, ha? Mga kung ano-anong gadget na pinabibili sa atin at pinagagamit sa atin ng pamahalaan. Gayong sa ibang bansa, wala namang face shield. Dito lang kasi
may nagninegosyo niyan. Oh, mga kaibigan, talagang makakapal na mukha rito eh. Oh, isipin ninyo, may pag-aaral eh. Lahat yan nagtutugma-tugma. At ang pinakahuli, sinasabi po na kaya yung pagtugon sa pandemic dito sa Pilipinas, mga kaibigan, ay kwanho, ha? Ano, palpak. Ha? Bakit? Kasi araw-araw, 1,000 ang kaso, ha? Ng COVID dito sa Pilipinas. At ang nakita nilang dahilan, eh ano ho? Ano pa? De corruption. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! At wala raw eleksyon, ha? Kala mo kung sinong tagapagsalita ito, lahat siya nakakaalam eh. Ha? Si Tutankarihan, mga kaibigan. O ngayon, bakit mas dapat matuloy ang eleksyon, ha? Kitang-kita na, hindi mo na huhulaan, hindi tayo matutulad sa Taiwan, di ba? Sa Australia, New Zealand, dapat doon nakapokus ang atensyon ng gobyerno eh. Doon ba? Hindi. Saan? Sa politika. Bakit? Paano ang pinaghahandaan eh, yung maligtas sila, ha? Makaligtas sa pananagutan nila sa accountability ng kanilang pinaggagawa sa panahon na sila ang nakaupo sa administrasyon, imbes na mga programa na dapat para sa mga mamamayan at sa ating bansa. Hindi ho ba? Ganun na nangyari. Oh, pandemic na, puro politika pa. Puro galit, ha? Puro panggigipit, pagpapahirap. Paano ba natin pahihirapan? Sabi ko nga sa inyo eh, ang mga patakaran, ang mga batas, dapat yan ay ginagawa para sa ikabubuti ng mamamayan. Yung bang pananakot sa ikabubuti ba yun, mga kaibigan? O ngayon, bakit mas dapat na matuloy ang halalan? Eh matagal na nga, dapat nga mag-snap election na lang eh. Dapat nag-snap election na tayo eh. Tapos ang daming nagtiis. Dahil tayo ay umaasa, mga kaibigan, na baka sakali, ha? Baka sakali may magawa ito, di ba? Eh wala. So, ang pinakapag-asa na lang natin, eleksyon. Oh, yun ang dahilan kung bakit mas dapat matuloy ang eleksyon kapag nabigo sila na sa panahon ng kanilang administrasyon ay kumonti man lang yung kaso, di ba? Yung maging konti kaso, wala eh. Hindi bumababa eh. Mga kaibigan eh, patuloy ang pagdami. Oh. Ngayon, kaya dapat mas dapat matuloy ang eleksyon sapagkat gusto naming matulad ang Pilipinas sa pagtugon sa pandemya, makatulad tayo ng Taiwan, makatulad tayo ng Australia. Ha? Eh diyan, kung mag-lockdown, ilang araw lang eh. Ha? Patay ka agad ang COVID eh. Oh. Ano pa? Ano pang bansa? Yung, kuwano? Ha? New Zealand, di ba? Meron pang ibang mga bansa. Thailand lang, talo tayo eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ngayon, ginagamit nila yan, di ba, para sa panakot na walang eleksyon. Pinakikiramdaman nila ang tao kung ano ang mga reaksyon. Katulad niyan, itong katarantaduhan na kwanho, ha? Pagpapatupad nitong batas na kung tawagin ni Child Car Seat Law, ha? Ang sabi ng Tutankarihan ni Presidente Digongnyo, mga kaibigan, eh maging si Presidente Digongnyo raw, eh hindi siyang ayon
na maipatupad yan. Ha? Yung batas na yan. Ang sabi ng kanyang tutangkarihan yan, ha? Mga kaibigan. Oh, ano sabi? Si Presidente Digong Nyurao, siya man daw ay ayaw na maipatupad itong child car seat law sa kanyang panahon ayon sa kanyang tutangkarihan. Eh, alam niyo na kung sino yung tutangkarihan, di ba? Nakausap ko po si Pangulong Digong Nyo, ha? Siya po mismo ayaw niya rin niyang implement ito. Sabi niya, not this time. Yan. Oh, sa isang briefing daw, ha, ng laging palpak, ha? Laging handa, laging palpak 'yan eh. Ngayon, bakit sinasabi niya ito? Kasi gusto niya, alam nila pagka ang taong bayang galit, ha, sasakyan nila. O sasabihin eh, sang-ayon dyan si, ano eh, si Presidente Duterte eh, na magmaipatupad dyan eh. Eh kung katotohanan yan eh, makikita ninyo, panloloko eh. Ito'y maglilimang taong puro deception itong inabot ng mga Pilipino, puro panloloko eh. Ha? Limang taong deception. Ha? At sa next year, eh, anim na taong deception ito. Walang matutupad dito eh, Elaine, yung pinagmamalaki nilang ano, yung subway. Mga kaibigan, eh, balita ko eh, si Tutangkarihan din yan eh. Oh, ang nasa likod niyan, tsaka itong si Speaker Bilasnyo. Ha? Mga kaibigan, ang magkakamal ng salapi dyan. Nagpapahanap na raw ng mga dami. Anong dami? Daming kontraktor. Ha? Yung mga subcontractor na mangungontrata dyan, mga kaibigan. Eh, matagal ng plano yan eh. Oh, dadakmain lang nila para alam naman natin di matatapos yan kung yung subway na yan, gagawin mo dito sa Metro Manila, babuong Metro Manila, kaya mong tapusin hanggang 2022, mga kaibigan. O hanggang, sabi nila, yata nila hanggang 2024. Eh yan eh, kung nandiyan pa kayo. Diba? Kung nandiyan pa kayo. Ngayon, puro deception eh. Ah, eto, ganito na lang lagi, tinan ninyo. Si Presidente Digong Nyurao mismo ayaw na maipatupad itong naimbentong kawalangyaan ni JB Balot Ehersito, ha? Na pinagmalaki niya pa. Eh, gago ka pala eh. Pagmamalaki mo pa yan eh, pahirap sa tao yan. Ang dapat na ginagawang batas, magpapagaang, ha? Sa buhay ng tao, hindi magpapabigat. Eh, buhatin mo lang yan, mabigat na talaga yan eh. Sipin mo, wala kang kotse, may anak ka. Pag sumakay ka ng mga jeep, sakay ka ng grab, sakay ka ng taxi, sakay ka ng bus. Halimbawa, wala nang pandemic at pwede nang lumabas ang mga bata, mga kaibigan. Sipin ninyo, wala kang kotse, para kang luko-luko. May dala kang ano, may dala kang upuan. Saan mo itatali yun? Ha? Pagsakay mo ng jeep, saan mo igagapos yun? Ha? Ano, ipapatong mo lang? O, kita ninyong kagaguhan? Kasi nagpapatupad ng batas dito, gumagaya sa ibang bansa, yung pinaggayahan nila, walang jeep dun. Di ba? At ang mga tao ron, nakaka-afford bumili. Di ba? Affordable sa kanila yan eh. Lahat ng bagay, sa Amerika ka. Oh, lahat ng bagay pwede ka magkaroon. Basta't ikaw ay nagtatrabaho, mga kaibigan. Eh dito, kahit mamatay ka na sa pagtatrabaho, hindi mo, yung pagkain nga lang nila eh. Lalo ngayon eh. Ha, mga kaibigan, bihira na kumakain ng tatlong beses isang araw. Ang magtaka ka pa, dito sa atin, ang daming hindi nag-aalmusal, pero kung makapanlait, ha? Sobra, mga kaibigan, sa social media. Pag tinignan mo naman,
Bay, hindi pala lumalamon ng almusal yun. Pagkagising pala nun eh, number one kalaban niya, almusal, tapos nalalait pa. Mga kaibigan, di ho ba? Oh, ngayon, kukopya ng mga bata sa ibang bansa na wala naman jeep. But sana kung may jeep sa Amerika. Ha? Meron ba jeep doon? Oh, mga kaibigan. Eh, ginagaya nyo ron eh. Wala namang garantiyang pagka nagkaroon ka ng... Eh, bilangin nyo rin yung namatay. Bilangin nyo yung na-aksidente doon sa ibang bansa. Kasi doon nyo binabase yung datos nyo eh. Sa ibang bansa. Oh, na mas ano raw, mas na-lessen yung mga namamatay, ha, yung mga sugatan pagka naa-aksidente kung merong upuan ng bata, ha, yung booster kung tawagin. Oh, eh hindi naman nila binilang yung namatay eh. 'Di ba? Ang binilang nila yung nabuhay eh. Sana pinabilang nyo yung namatay. Ayaw nilang kunin yung statistika nung namatay. Kaya ang tanong dito, yan bang sinunod halimbawa ng taong bayan yan, sumunod na ang publiko dyan, ano naman ang garantya? Insurance. Ha? Sana yung batas nyo, nilagyan nyo ng insurance. Gagastos ang tao, okay lang. Bakit? Kasi pagka na-accidente at namatay din, mga kaibigan, abay, malaki ang makukuha mong insurance. Di ba? Oh, at least pampalubag loob sa'yo. Di ba? Eh sana may kaakibat na gano'n ang batas. Eh wala naman eh. Eh kaya ang tanong eh, paano ko mamatay? Sige nga. Meron ba kayong accountability? Gawa lang kayo ng gawa ng batas? Mga hinduropot kayo? O, ngayon ito, isinisingit na naman yung, sinasaksak na naman dito yung si Presidente Digong nyo para maging bida, magmukhang bida, na ayaw daw ipatupad. Eh kung totoo na ayaw ni Presidente Digong nyo dahil kesyo hindi pa napapanahon na ipatupad yung batas na yan. Ha? Kailangan niya bang sabihin lang sa salita? Ba hindi? Kung totoo yan, sana minura niya na si Galvante ba yun? Mga kaibigan, eh hinduropot yun, umarap sa pagdinig ng Kongreso eh. Tinatanong siya kung ito raw bang mga accredited, ha, na mga ano tawag mo diyan, yung mga MVIC, yung Motor Vehicle Inspection Centers, at kung ano-ano pa, yung mga medical, di ba, lahat ng ina-accredit ng LTO sa mga ipinatutupad nila, tinatanong siya eh, yan bang mga yan eh, na-accredit sila, ha, na nasunod ang tinatawag na procurement law. Ano yon? Yung tinutukoy, yung bidding. Yung bidding po, napakahalagang elemento sa batas. Anong batas? Yung procurement law. Iba-iba sinasagot eh. Nangawit yung congressman, kaya sabi nung congressman, paikot-ikot sila, hindi masagot. Ang sasabihin mo lang, kung dumaan sa bidding o hindi, iba sinasagot. Eh, ang haba na ng tanungan, paligoy-ligoy pa rin. Hindi mo alam kung tanga, biglang nagiging tanga pagka naiimbestigahan eh, at pagka naiipit na sa tanong eh. Oh, simple tanong. Bakit? Kasi ang gobyerno, lahat ng tanggapan ng gobyerno ay dapat sumunod doon sa tinatawag na procurement law kapag sila ay papasok sa anumang kasunduan.
mga kaibigan, katulad niyan, i-outsource mo sa pribado yung trabaho ninyo na mag-inspeksyon. Oh, alam na pagkakapirahan yan. Ito ha, may nakausap tayo ulit. Yung nagsabi sa atin na inaalok siya kung gusto niyang mamuhunan ng sapi, ha, ng investment sa Motor Vehicle Inspection Center na i-accredit ng LTO. Alam ba ninyo kung magkano? Ha? 60 milyones. E di, hindi ka titigilan niyang mga yan, di ba? Bibilisan niya ng pangungurakot nitong mga pribadong i-accredit mo na MBIC para mabilis nilang mabawi ang perang ipupuhunan nila kasi may bibilin palang equipment yan na mahal, mga kaibigan. Oh, ang daming kalokohan eh. Eh samantalang sa Amerika eh, pag walang ng lisensya, napakabilis. Mga kaibigan, tatapatin ko kayo. Ako meron akong lisensya sa California. Mga kaibigan, driver's license. Alam ba ninyo, dalawang beses akong nag-examine. Una nung kumuha ako ng lisensya. Ay, kasi maluwag pa noon, nung 1990. Oh, nakakuha ako ng lisensya. Pumunta lang ako sa Department of Motor Vehicle, sa DMV. Binigyan ako ng primer. Ha? Yung primer, pag-aaralan mo kung ano yung mga itatanong sa examination, sa written examination. Oh, mga kaibigan, pagkatapos nabigyan ka, i-schedule ka na. Ha? Kung kailan ka akwan, kung kailan ka mag-i-examine at kung kailan ka mag-a-actual driving examination din yun eh. Actual driving. Oh. Eh, siyempre, ninervusing ka, di ba? Oh. Pero ako, naipasa ko eh. Mga kaibigan eh. Tapos nung na-expire na yan, 5 taon yan eh. 5 taon, nag-mag-expire yan, birthday mo. Oh, ngayon, nung kumuha ulit ako, eh, nagmadali ako. Hindi na ako nagbasa nung primer. Eh, mabuti na lang, mabait yung ano, Pilipino eh. Yung nandun eh. 2 beses akong bumagsak eh sa written examination. Kasi nga, hindi ako nag-review. Hinulaan ko na lang yung mga sagot-sagot. Total, may lisensya na ako eh. Diba? Renewal lang ako eh. Akala ko, ganun lang. Eh, mabuti, mabait yung kasi hindi sila nagpapaulit eh. Ako, binigyan ako ng chance oh. Hanggang sa makapasa ako. Oh, Pilipino kasi yung naka-assign na personnel. Oh, yung sa driving naman nung una, oh, eh di yung tsahing ko, yung nakatira doon, eh sinamahan niya ako para may sasakyan ako papunta roon kasi malayo eh. Oh, nung nag-examine ako, nung pagkatapos, eh ano nangyari? Sabi niya, nakapasa ka ba? Ay, nakapasa ho, sabi ko. Eh, sino nag-ano sa'yo? Kasi kilala nila eh. Ha? Alam nila kung sino yung mga naka-assign doon na ano, mag-actual driving sa'yo. Sabi ko, yung maitim mo. Yung itim. Ibig sabihin, nog-nog. Diba? Ano? Sabi, mabuti, pumasa ka. Mahigpit yun. Eh, hindi. Marunong naman ako magmaneho eh. Diba? Mga kaibigan. At saka, sa nervyos ko, dinoble ko, ingat. Ha? Tsaka kung ano yung sinasabi niya, pakikinggan mo mabuti. Oh, at saka nag-review ako. Nag-review. Eh yung sabi ko nga sa inyo, yung pangalawa ko, yung renewal, eh hindi na ako nag-review. Binaliwala ko na. Yung pala, marami na nabago. After several years, may mga nababago pala na batas. Ha? May mga nababago. Oh, kaya hindi ko na ipasa. Ngayon, eto nga ho, ang daming problema nitong batas na ito, ito'y isang batas na katarantaduan ito. Ito'y money making ito.
ito'y pang-hold up ito. Kanina lang, meron ako napanood na video. Nag-register din siya sa ano, sa LTO. Alam ba ninyo kung ilang beses siyang bumagsak? Lima. Sa pina-examine niya yung sasakyan niya. Yun at yun din ang problema kasi dinadaan daw sa machine. Parang equipment, ano? Oh, ilaw daw ng ilaw. Di bayad siya ng bayad. Oh, isipin mo yun, limang ano, puro bagsak. Eh di pagka puro bagsak ka, anong gagawin mo nun? Naubos niya yung pera niya eh. Motorsiklo yung kanyang kwan eh. Nire-register eh. Pinakikita niya pa yung resibo eh. At yung resulta nung examination eh, na nag-fail, mga kaibigan. Dahil daw sa ilaw. Nagpapalit naman daw siya ng ilaw. Eh bakit ganun? Mga kaibigan, baka kurap yung makina nun na ginagamit nila, pati equipment na ginagamit nila, kurap. Oh, ngayon, eto, gustong palabasin itong si Tutankarihan, ha? Na si Presidente Digong nyo, eh mga kaibigan eh, ayaw na pinahihirapan ng mga Pilipino. Sabi pa rito eh, nagkakahirap-hirap na ang Pilipino, huwag na natin pahirapan pa. Darating din ang panahon na ma-implement ito dahil batas na po ito. Oh, ma-implement. Kung talaga totoo yung sinasabi nyo, yung amo mo dapat, ano, si Bakin niya yung LTO. Ah, yung si Galbante, si dating Dilawan. Pagkasama nila, walang Dilawan eh. Mga kaibigan eh. Oh, di ba? Dilawan-dilawan ang sinasabi nyo eh. Ang dami nyong kasamang mandurugas. Eh, tanga naman pala yan eh. Hindi niya kayang idepensa yung batas eh. Oh, yung pinatutupad nilang kagaguhan kasi. Yun ang sinasabi natin. Pagka ang isang bagay ay mali, kahit anong gawin mo, mali yan, mga kaibigan. Unang-una, kinopya mo yan eh. Sa ibang bansa, ito si Balot, ha? Si J.B. Balot, kinopya nyo lang yan eh. Hindi naman yung original niya, wala kayong... Ba't hindi kayo gumawa ng batas na angkop sa Pilipino? Eh ako, sinilang at sinilang ako. Tayong lahat naging bata, simulat sa pool, mga kaibigan. Tayo, kung lalakad ng nanay natin, tatay natin, at kasama tayo, kahit sanggol ka pa, isasakay ka, di ba? Sa jeep, sa taxi, ganyan. Kung wala pang taxi nun, jeep eh. Eh kaya nga ako eh, ilang taon ako, kinder ako eh. Kinder. Oh, eh nung araw, nag-aaral ako dito sa Baclaran. Ha? Kasi mayroong property dyan yung aming mga ninuno. Oh, diyan kami nakatira sa Baclaran. Pagkatapos, ang ancestral house namin sa Tondo eh. Sa Tondo. Pero kami, ang pamilya namin, nanay ko, tatay ko, dito kami nakatira sa Baclaran. Doon sa compound ng sa property ng aming mga ninuno. Ngayon, merong panahon na doon kami tumira sa Tondo. Ha? Maliliit kami. Natatandaan ko eh. Kindergarten ako eh. Oh, di 6 years old lang ako noon. Ha? Ngayon, every Friday, ha? Eh, iniuwi ako sa Tondo. Ah, pero doon ako natutulog, mag-isa ako ha. Ang kasama ko yung mga nagtatrabaho lang doon sa ice plant. Ha? Kung tawagin nung araw noon eh, mga boy doon sa ice plant kasi may ice plant doon eh sa loob ng compound eh. Oh, eh sa totoo niyan eh, kami lang ang may ice plant noon sa kwan eh, Pasay, ha? Ala pa, kami lang, yung lolo ko lang ang may ice plant dyan eh. Kaya kilalang kilala yan, ang pangalan pa noon, Rizal eh. Rizal Ice Plant dyan sa Baclaran. Oh, nagulat eh yung nanay ko. Kasi isang Biyernes, iniwan ako. Ha? Nung katiwala nung lola ko na siya nagdadala nung ingreso eh. Dinadala sa Tondo yan eh. Yung kinita ng ice plant. Oh, uuwi yan doon ng
para ihatid lang yung ingreso. Yun ang nagsasabay sa aking umuwi. Akalain yung iniwan ako. Ha? Wala akong pamasahe. E di nanghingi ako dun sa kuhan. Umiyak ako dahil may mga ibang boy doon. Hininga ko ng pamasahe. Bigyan naman ako. Eh mura pa pamasahe nun eh. E dahil nga bata ako, sumakay ako ng jeep kasi kabisado ko na eh. Ha? Tuwing Biyernes, inuwi ako ron eh. Oh, sasakay ka ng mula Baclaran hanggang Divisoria. Kaya pati mga tindahan doon, kabisado ko eh. Oh, saan ka bababa? Pag galing ng Baclaran, bababa ako sa kanto ng Ascarga. Ascarga pa yan nun, di pa Claro Emerecto yan eh. Ha? Oh, pagkatapos sa kanto ng Ilaya. Ha? Hindi ko pa alam pangalan ng karsada, naririnig ko lang, pero hindi ko alam kung alin ang Ilaya dahil di pa ako marunong bumasa eh. Di ba? Ang natatandaan ko yung kundangan, yung restaurant doon sa kanto ng Ilaya at ng Awan Luna tsaka ng Ascarga. Ang Ilaya pala yung susunod na kwan pag pumasok ka ng Awan Luna. Oh. Bay, nakarating ako sa bahay namin eh. Oh, pagka baba ako sa Divisoria, sumakay ako ng papuntang Pritil. Oh. Eh, ang bahay namin, nandun sa kwan eh. Sa Juan Luna, Kanto, tsaka Telio. Yun ang bahay ng lola ko. Hindi pala namin bahay. Nakikibahay lang. Eh, 6 years old ako nun eh. Nakakarating ako eh. Naawa pa sa akin yung driver ng jeep eh. Sabi, hindi ako tinanggapan ng bayad eh. Ang babait pa ng tao nung araw oh. Pag nakita bata ka eh, saan ka pupunta po eh? Pati yung mga nakasakay, di ba? Nag-aalala sa'yo. Hindi katulad ngayon, baka tadyakan ka pa nun. Kasi yung mga bata ngayon, sumasakay doon sa likod ng jeep, di ba? Oh, nangihingi ng pera. Eh noon eh, babait pa, ihatid ka. Alam mo ba yung uuwian mo, sigurado ka? Sinisigurado pa eh. Ha, pagbaba ko ro sa kwan, no? Sa, dito, eh kasi... Yung daanan ng jeep, yun ang bahay namin, doon lang eh. Hindi, wala ka nang lalakari sa harap ng gate eh. Bababa ka na eh. Doon, yun na mismo yung bahay eh. Mga kayo sa Juan Luna eh. Akala lang, hindi ko alam ang bahay. Alam ko eh. Oh, eto bahay. Eh, pera pa nun yung silver. Ay, mga silver pa ang pera noon. So, sa madalit sabi, tayo naman na experience natin lahat yan eh. Yung mga... pinanganak na nung araw pa eh, di ba? Mga 50s, 60s, o kahit 70s, 80s, di ba? Hanggang 90s. Pag dinala ka ng magulang mo, sasakay kayo, di ba? Kay sanggol ka pa, kay musmus ka pa, o kakantungin ka lang. May nangyari ba? Eh talagang ang aksidente, ha? Kahit anong gawin mo, pag oras mo na, finish contract ka na. Di ba? Pag finish contract na, eh mamamatay ka na. Oh, bakit bihira na mamangyari yun eh? Sana kinuha ninyo yung datos na dun sa mga may batas niyan, gaano karami naman yung mga namatay na gumamit niyang sinasabi ninyo. Eh ang sinasabi nilang study, one-sided eh. Ha? Medyo kumunti raw. Hindi, mabibilis ang sasakyan doon, kaya nila inimbento yan. Di ba? Oh, mga kaibigan, walang jeep doon. Yung bang jeep, tumatakbo na mabilis yun. Hindi naman eh, pag na-aksidente yun, aksidente talaga. Eh, yun lang sinasabi ko sa inyong, yung lola namin, di ba? Lola namin yun sa Tuhod. Oh, yun. Mayaman yun ha. Pero nag-jeep yun. Ang kotse nun, dalawa eh. Nakatenga lang doon sa bahay, paano? Wala na nagmamaneho sa kanya. Lahat ng anak niya, may asawa na. Oh, may mga pamilya na. Alam niyo ba kung saan aksidente yun, namatay yun? Malakas pa yun eh. Mahigit 80 anyos na eh. Nag-jeep kasi minsan sinasama ako noon. Pauwi, ha, sa Baclaran. Oh, sasama ako. Manggagaling ng Tondo, pupunta siya ng... Baclaran, sa jeep siya na aksidente. Kasi yun eh, sumasakay yun. Ayaw niyang umupo sa ibang lugar.
Gusto niya laging nasa tabi siya ng istribo. Yun. Eh, na-aksidente yung jeep. Namatay siya. Hindi niya pa, hindi mo sasabing dapat na siyang mamatay nun dahil malakas pa siya. Naglalakad nga eh. Di ba? Namamalengke kung saan nagpupunta. Mga kaibigan. Oh. Ngayon, aksidente ho yan eh. Iba ang ano rito, ang sistema sa Pilipinas. Hindi lahat ng sinasabi mong makakatulong para sa kaligtasan. Maganda ang intention, hindi ba? Pero masama ang balakin itong mga to eh. Wala namang batas na magsasabing gagawin nila yan dahil masama balakin nila. Ang lagi nilang sasabihin dyan, magandang intention. Pero pag pinatutupad na yung batas, nando na, lalabas na yung masamang balakin. Ano masamang balakin dito? Abay, pagkakwartahan. Oh, magkano ngayon ang lagayan para ka ma-accredit? Accreditation pa lang. Oh, bukod pa yan sa magiging porsyento nila. Ha? Sa bawat sasakyan na dadaan sa motor vehicle inspection. Mga kaibigan, magkano kikitain nila ron? Di ba? Ngayon, ito namang hinduropot na ma-accredit na private inspection center, ang gagawin nito, pwedeng manggulang yan doon sa kwan, doon sa, para madagdagan siya ng kita, ha, dahil nababawasan din siya sa kita dito sa komisyon, ha, nakikitain ng mga taga LTO, mga kaibigan. Ang gagawin nito, ayun, ibabagsak nila yung mga kwan. Wala namang problema. Di ba? Oh, eh makina yan, pwedeng manipulahin ng tao yan eh. Nakita ninyo yung X-ray dun sa kwan, sa customs? Minamanipula, di ba? Ng mga may hawak nung X-ray. Kailan sila hindi nakakalusot? Pagka yun, merong matinong nakasilip, di ba? Oh, ang problema rito, ang kaibahan dun sa customs, pagka nilusot mo dun sa X-ray at merong nakatunog, pinalusot nyo yung shabu, kamukha nung nangyari sa magnetic filter na natagpuan dyan sa Cavite, mga kaibigan. Ano nangyari dun? Ha? Merong napanagot. Ha? Bagamat hindi naman nakasubuhan, pero meron tinanggal lang for public consumption. Ha? Para lang masabi na tinanggal. Pero saan nilagay? Ayun, pinwesto naman sa TESDA si General La Peña. Di ba? Nilipat lang. O, doon ka naman gumawa ng kalokohan. Di ba? Ang daming kalokohan dyan sa TESDA, mga kaibigan. Oh, eh dito, wala kang accountability. Pwede silang mangurakot, ha? Hold upin ng mga nagpaparehistro o hold upin, pagtutulungan nilang hold upin ang tirador nila, itong mga accredited motor vehicle centers, inspection centers, mga kaibigan. Yan ang gagamitin nila. Kitang-kita mo na eh. Para mo nang nakinikinita yan. Siyempre, mawawalan ba si JB Balut dyan? Una, may kakayahan silang mamuhunan. Di ba? O, pangalawa, eh siya nakaimbento niyan. Eh kung yung mga tanggapan nga, na hindi naman, wala naman silang kinalaman, kamukha sa OWA, o sino nagkamal sa insurance, nung senador si Jinggoy, tanong nyo. Insurance ng OFW. Sino na kinabang? Di ba sila? Kaya nga, yung batas eh, na repeal, na amyendahan, yung Migrant Workers Act of 1995. Wala nakakaalam. Ha? Ni walang nagka-interest na harangin. Ha? Hindi na ipatupad yung batas, na repeal. E di ganun din ito. Anong sasabihin mong nagkakahirap-hirap na ang Pilipino. Huwag na natin pahirapan pa. Sabi ni Tutang Kari yan, ni Presidente Digong nyo.
darating din ang panahon, ito ah, na mai-implement ito dahil batas na po ito. Kahit na batas yan, pwedeng bawiin yung batas na yan. Pwedeng baliwalain ng Kongreso yan. Oh, bakit hindi yun ang isinulong mo? Ba't nagdadadakda kayo? Di ba? Kung talagang concern nitong mga taong ito, kasi wala na tayong naranasan dito sa ilalim ng administrasyon ngayon na hindi tayo nahirapan. Lahat na lang, puro pagpapahirap, imbes na makaisip sila ng mga batas kung paano nila pagagaangin ang buhay ng mamamayang Pilipino. Di ba yun ang sinasabi natin nung pagkaupo nito? Ano sabi natin? Mr. President, ha? Hindi kami umaasa na pagiginhawahin mo kami. Ha? Ang nais lamang namin sa inyong administrasyon nung tayo'y wala pang nakikitang baluktot dahil nag-uumpisa pa lang. Ano sabi natin? Ang gusto lang ng mga mamamayan, gumaan ang pagdadala ng buhay. Hindi natin sinasabing, hoy, diyan sa administrasyon mo, siguraduhin mo, nagiginhawa ang mga Pilipino. Hindi natin kailangan yun. Ha? Ang kailangan ng mga mamamayan ay gumaan ang pagdadala ng buhay. Hindi yung lalo ninyong pinahihirapan. Pinahihirap ninyo eh. Oh, hindi ba? Lahat na ng batas, train law, mga kaibigan. Lahat na, sa ano sabi natin? Itong train law, tatamaan ito mamamayan, hindi yung mayayaman. Parang ano yan eh, kamukha rin yan ng bat. Di ba? Kaya lang itong train law, ginawa nilang utay-utay. Ha? Kumbaga, killing me softly. Ha? Unti-unting pagpatay sa mamamayang Pilipino. Oh. Sino makikinabang? Inalis kunyari, di ba? Ang ano ron, ang manipulation doon, tsaka yung deception sa train law, naglagay ng bracket, di ba? Na hanggang kumikita ka ng 250,000 ay hindi ka nakakaltasan ng ano mo, ng buwis. Di ba? Hindi ka nakakaltasan. Mga kaibigan, edi akala mo ngayon ang laking ginhawa. Di ba? Pag sumusweldo ka sa gobyerno, di ba? Halimbawa, 15,000 ang sweldo mo isang buwan. Ang matatanggap mo na lang dati, nung wala yung train law, 13,000 almost, di ba? Or more or less, 13,000 dahil kakaltasin yung income tax, di ba? Oh, mga kaibigan. Ngayon, akala mo ngayon guminhawa ka. Kasi bilangin mo yung natipid, halimbawa 2,000 a month. O times times 10 mo yun, 2,000 is 20,000, ha? Annual. Tsaka plus 2 months, edi 24,000. Ba? Isipin mo, laki ng ano ko ng benepisyo ko pinaliwanag natin, di ba? Akala mo, nakinabang ka. Ha? Napagaang ang buhay mo. Hindi. Bakit? Kasi, mga kaibigan, inilipat yung buwis doon sa commodities, sa mga produkto na hindi naman magbabayad eh yung mga manufacturers, ha? Yung mga may negosyo, hindi naman sila eh. Kukunin din nila sa'yo yun sa pamamagitan ng buwis. Oh, yan lang bat, di ba? Nagbabayad ba ng bat yung mga yan? Ang nagbabayad ng bat tayo. Mga kaibigan, at ang masama, kumikita pa sila dyan sa train law na yan
ang kumikita dyan, mayayaman. Mga kaibigan, dahil yung dapat na sila o sa kanila manggaling yung ibabayad nila, saan nila kukunin? Sa taong bayan. Paano nila gagawin? Tataas nila yung halaga ng bilihin. Mga kaibigan. Oh. Kaya ano ho eh, deception eh. Akala mo nakatipid. O ngayon, di ba, kung ano ang routine mo sa buhay mo araw-araw, empleyado ka ng gobyerno, nabawasan ka ng income tax, ha? Hindi ka na magbabayad. Ngayon, yung bibilin mo dahil mahal, kumakain ka, di ba? Nagbabayad ka ng tubig. Kasi kasama sa train law, services eh. O di, tubig, mga kuryente. Kita ninyo, nagmahal, di ba? Yun ang epekto, mga kaibigan. Oh, mas mabigat ngayon yung binabayaran mo. Akala mo nakatipid ka, mas lumaki ngayon ang gastos mo. Bibili ka ng pagkain. Bibili ka ng sabon mo. Di ba? Shampoo mo. Lahat yun, may pataw na dagdag na buwis na yun. Kaya pag kinuwenta mo, yung dati mong kinikita na natitira sa'yo at ginagastos mo, pag pinagkumpara mo yun, mas malaki ang nawawala sa'yo dahil sa train law na nawalan ka nga, na inalis nga yung tax mo. Pero, mga kaibigan, ginagastos mo pa rin, sobra pa doon dahil sa pagtaas ng mga bayarin, mga serbisyo. Oh, alin ang hindi tumaas na serbisyo? Sino pinayayaman yung mga yan? E di yung mga mayayaman na sila nakikinabang dyan. Mga kaibigan, kaya wala eh. Wala tayong napala. Mga kaibigan na gumaan sana ng konti lang, di ba? Na sabi ko nga sa inyo, kahit anong sama ni Marcos, mga kaibigan, sa panahon ni Marcos, hindi namin dinanas yan. Tanungin nyo, magulang nyo. Ha? Yung mga kaedad ko ngayon, magtanong kayo sa magulang nyo, kung buhay pa. Oh, mga kaibigan, tanungin nyo kung sa panahon ni Marcos, nahirap, nagreklamo tao, mataas ang kuryente, mataas ang tubig. Yun man lang sana naibalik eh. Gagaang ang buhay ng tao eh. Eh no, kahit magkapatong-patong ang bill mo sa kuryente, hindi ka puputulan, unang-una. Magkapatong-patong yun, mababayaran mo dahil mura lang. Isipin ninyo no, mga kaibigan. Pero wala na ho tayong oras. Tayo po'y napapakinggan sa DWBL alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. At tayo po ay magbabalik ho, hanggang alas 12 po ang ating live streaming. Mapapanood tayo ho, sa ating pong live stream hanggang alas 12 ng ating gabi. Magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, digisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga unupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL, ito na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL.